yung message natin ay pinamagatan po the fruit of the Spirit. Okay. Sa Tagalog po, ang bunga ng banal na Espiritu or ng Espiritu Santo. Sino po yung mga nandito nung last Sunday at napakinggan ko yung napakaganda mensahe through ng ating Panginoon through Pastor Noni Rod Galindil. Nandito po tayo. Gabi, no, sabi ko nga, may message ko si Pastor Noni after itong message niya dito. Sabi ko, alam mo, Pastor, napaka-anointed mo talaga. Kasi nakita ko yung grow ni Pastor Noni. Si Pastor Noni kasi classmate ko na siya nung high school pa. At this last week was the second time na nag-speak si Pastor Noni sa AGC. At yun nga, napakalinaw ng kanyang pagpapaliwanag patungkol sa atin. Sa ating Espiritu Santo, sa gift of the Holy Spirit na ibinigay sa atin ng Diyos. Ayan. Ayan, so magandang umaga po sa ating mga sa ating mga kapatid. Hanap po kayo ng pinakamaganda niyo ng upuan. Yung pinaka-comfortable. Hello. Now, pamukaan mo ka ng konti yung ito. Isa yun. Ayan, so ang ating scripture for today ay ano po, nasa, pakibuksan po yun yung mga Bible, whether hard copy man yan or soft copy by a cellphone. Check nyo po yung Galatians chapter 5, verses 22 to 23. Pakibasa nga po yung English version po. 1, 2, 3, go! Amen. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. And against such things, there is no law. Amen. Sino po dito yung mga memorized na po by heart ang mga fruit of the Spirit? Ang fruit of the Spirit. Right? Sino po yung nakamemorize na po ito? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Alam niyo po, meron po itong awit. At usually, kinahat na po ito every Sunday school. Itong fruit of the Spirit na memorize ko na po yan, natagal na mga 3 years na buo pa. And we have to distinguish, kailangan po natin itong i-differentiate doon po sa tinatawag na gift of the Spirit. Iba po kasi yung gift of the Spirit, like yung gift of healing, gift of discernment, gift of teaching, gift of prophesying. So iba po yun. Yun po yung mga specific gift or specific talents that the Lord could give us. And sometimes we have to desire that. And sometimes hindi lang isa yung gift natin, pwede sa healing, may magagamit tayo sa pag-heal, of course, through the name of Jesus Christ, pwede rin po sa teaching, sa pag-prophesy, at kung ano po, matatagpuan po sa Book of Acts, and also sa 1 Corinthians. So yun po yung ating, ano, tawag dito, gifts. Ngayon po, hindi po yung i-discuss natin. Ang i-discuss po natin ay specifically patungkol lang po sa fruit of the Holy Spirit. Ito po yung mga bunga, ito po yung mga katangian, yung mga kaugalian na dapat meron tayo kung talagang nasa atin na ang banal na Espiritu or ang Espiritu Santo. Amen? Ito po yung mga attitude, character, or traits, behavior na dapat nasa atin na siya bilang isang Kristiyano sa puso. Amen? At kung mapapansin niyo, hindi ako sinabing fruits. Sabi niya fruit. Kasi this is just one fruit covering all these traits. Covering all these attitude, behavior, kaugalian, katangian. Therefore, kung talagang ikaw po ay
Tumanggap na sa ating Panginoong Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, dapat meron ng joy sa puso mo. Amen? Dapat meron ng peace sa buhay mo. Dapat gentle ka na sa iyong pagsasalita. May gentleness na sa iyong action, sa iyong pagkilos. Meron ng self-control. In other words, dapat lahat po itong meron, dahil ito nga po yung bunga, ito po yung fruit ng Holy Spirit na nasa atin na. Amen? So, maaari yung mga iba, doon sa isang trait, nahihirapan sila, o sa isang bunga nahihirapan, pero doon sa iba, nakikita na natin yung unti-unting pagbabago sa ating mga kaugalian. Amen? Because, naniniwala ko na, hindi naman talaga yun, once na tinanggap ko si Jesus, boom, ayan, bago ka na. Naging loving ka na. Naging maibigin ka na. Hindi po yun ganun basta-basta. It's a process. And every day, habang tayo ay mas lumalaking at mas lalo nakikilala natin ang ating Panginoong Jesus, mas lalo tayo nagiging loving. Mas lalo nagkakaroon ng joy sa buhay natin. Mas lalo nagiging peaceful ang ating buhay. Amen! So, sa AGC kasi, wala pa akong narinig na message na in-export ito lang, yung itong part lang ito. Siyempre, may mga, nagalaw na siya or parang nadaanan, gano'n, nadaanan, pero hindi siya yung totally neat itong message. So ngayon, napaka-iksi lang po itong message, ito lang po. Isa-isay lang po natin ang mga fruit na ito at i-assess natin kung anong level na po tayo. 10 being the highest and 1 being the lowest. Okay, for example, okay, let's start with loving. Since tayo po ay naging Christian, ano na po ang percentage natin ng pagiging maibigin? 1 being the lowest and 10 being the highest. Sino po nagkasabing 5? 5 para safe. 5 para safe. Okay, sino po nagkasabing below 5 or lower than 5? So 1, 2, 3, 4 ang pagiging maibigin niya. Wala. Siyempre, hindi niya siya magtaas na kami mag-isa na rin. Okay, sino po nagkasabing above 5? So, above average. 6, 7, 8, 9, 10. Ang wow, si Sister. Busy ko pa, papansin po sila sa kami. Si Sister Ben. Sister, ang tawag ng baby. Ayan, so i-assess po natin siya. Okay, next slide tayo, Sister Crystal. Hindi, oo. Pwede pakita mo yung set. Yung next slide. Ayan. Yung next slide kasi ito, okay. Pero ipapakita ko yan, tapos ipapagtutok ko yung sinasabi ko. Yung love is okay. Ganito yan. Kasi para po ma-memorize natin itong arrangement na ito, itong fruit of the spirit na ito, meron po itong Sunday school song. Ang tono niya, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. So, alam niyo kapag kasi, for example, sina Pastor Boy noon, sina Pastor Cooper, pag sinabi nila, ay, fruit of the Spirit, kakatay ko rin, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Sabay niyo ako, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. So pa, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Okay, ipapakinggan po tayo isang song. Mabilis po siya ng version. Pakiplay na po siya, Sister. Sister, yan. Yan. Napakaganda po ng song. Let's clap our hands. The fruit of the spirit is not a coconut. The fruit of the spirit is not a coconut. Truth is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness,
ladies and gentlemen, self-control. Love, joy, peace, gracious, and cheers, people. Ladies and gentlemen, self-control. Love, joy, peace, gracious, and goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Love, joy, peace, gracious, and goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Ay, alis na. Parang ang top artist na yung kasi siya. Cause the truth is love, joy, peace, gracious, and goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Love, joy, peace, gracious, and goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. For sure, doon lang isa lang 30s. Lang 30s, nasa kalimutan mo. Ready, church? Cause the fruit is love, joy, peace, gracious, and goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Love, joy, peace, gracious, and goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Love, joy, peace, gracious, and goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Love, joy, peace, gracious, and goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Love, joy, peace, gracious, and goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Love, joy, peace, gracious, and goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Amen. Ngayon ang talapagan ng Panginoon. I don't know, grabe siya nila. Kailangan mabilis yung memorization, tapos mabilis yung pagkasalita. Para hindi po tayo mahirapan, meron po yung slower version. Ayan, Crystal, pakipili yung mas slower version niya. Kasi pakita mo na siya dito. Napakita mo. Ayan, mas madali ito. Love, joy, peace, patience, kindness, pang ano to? Pang senior citizen. Ano yung tono? Joy, my treasure, I want to live in the humanity and the energy. Ayan, to this faithfulness and gentleness of self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, to this faithfulness and gentleness of self-control. Mas kaya! Mas kaya sa akin! Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self
control. Mamaya, maraming akong ikikwento sa inyo kung bakit memories na memories ko yan. Kasi kapag nagagalit na ako, lagi kong kailangan tayaan nyo. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Kasi we are the body, the temple of Christ, and we have to bear the fruit of the Holy Spirit. All of those should be in us, inside us. Not just love, not just peace, but all of those fruit. Amen! Amen! So, iisa-isahin na po natin siya. Let's go with number one, love. Ayan. In Tagalog, pag-ibig. Ayan. Sino po ang makakapagbigay po dito ng isang Bible verse about love? Or napatungkol po sa love? Other than John 3:16, for God so loved the world, that the greatest one is God and Son. Sino po yung about love? Napakaganda ng mga Bible verses about love. Mamaya titignan natin sila isa-isa. Especially kapag Valentine's Day, diba? Kapag Happy Hearts Day, yun yung mga verses na ating in-exhort at pinag-aaralan. So, ano po? Ano ba ang love? Pakipasa po ito. 1, 2, 3, go! Ang pag-ibig na bunga ng Espiritu Santo ay isa sa mga magagandang emosyon na nilalarawan ng labis na pagmamahal sa Diyos, kapwa, bagay, ideya, bansa, kaibigan o pamilya. Amen. So, ang pag-ibig o yung pagiging maibigin is one of the fruit of the Holy Spirit na it affects our emotions and in a way, nagre-reflect po ito ng ating pag-ibig especially and primarily po sa ating Panginoon Diyos. Amen. Yung tinatawag na agape love. Di ba maraming kinds of love? May eros love, gano'n. But above all this, the greatest is yung agape love or yung unconditional love, yung love ni God sa atin. And since God's love to us is unconditional, so we should our love be to God. It should be also unconditional. Agape love. Amen. Sometimes kasi may mga tao na mahal lang nila ang Diyos or pasasalamatan lang nila ang Diyos kapag okay yung buhay nila. Kapag walang problema. Tama? May condition in other words. But we have to impress sa ating mga utak that the love of God is unconditional. Wala po yung condition. So dapat tayo din po dahil nasa atin na po ang kanyang banal na spirito, our love should also be unconditional. Amen. Let's go with the verses sa Bible na sasabi about love. Ayan. Sabi po sa John 15, chapter 12, love each other as I have loved you. Amen. Ano yung two greatest commandments ni Lord sa New Testament? Because as we know, there are 10 commandments na binigay kay Moses during the Old Testament. But during the New Testament, this was narrowed down to just two greatest commandments. Number one is, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Tama? So yung first love is our love towards God. That's the first greatest commandment. What is the second greatest commandment? Love your neighbor as you love yourself. Kasama din po yan, love each other as I have loved you. Amen? Yun po yung summarize commandments po, yung 10 commandments. Because actually, yung first 4 commandments pertains sa ating pag-ibig sa Diyos. Sabi niya nga, you should have no other gods other than me. Sabi niya, di ba? Pero kapag kayo sa love your neighbor naman, ang mga commandments doon ay, thou shalt not kill. Diba? Thou shalt not steal. Because if you love your neighbor, you will definitely not steal something against from him. You will not kill him. Amen. So yun na yung pinaka-greatest commandment. Next verse, about love. 1 Corinthians chapter 16, verse 14. Let all that you do be done with love. Yan. So kapag nasa atin na po ang banal na Espiritu, ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng Diyos, dapat lahat po ng action natin, lahat po ng ginagawa natin ay ginagawa natin ng may pag-ibig, may love. Amen? Kahit yung pagluluto, dapat hindi tayo nakasimangot habang naglalagay ng magic sarap. Amen? Kasi baka mas maging ma-steam or baka mas mapait yung ating sinigaw. Amen? So, let everything that we should do it with love. Kahit na yung pagwawalis, paglilinis ng bahay, hindi dapat nakasimangot. Hindi dapat ano na yung pangangal, di ba? Ano din yun eh, di ba? Dapat hindi dapat
alam mo, hindi nagagalit at tirano. At tirano hindi nagagalit, okay? So, kailangan, kapag ka naglilinis, masaya because you know that you're physically able to clean the house, amen? Take note, hindi lahat ng tao ay healthy para magwalis. Hindi lahat ng tao kaya nakapitin yung pader para punasan at alisin yung mga alikabok. Praise God dahil praise God kasi kumpleto yung katawan mo at kaya mo pang linisin yung kaya mong linisin. Amen. Hindi lahat ng tao kaya magbunas ng kamay dahil hindi lahat ng tao ay kumpleto yung mga deliri. Amen. Hindi lahat ng tao kaya maglaba. Kaya praise God nakakapaglaba ka. Amen. Amen. Praise God dahil may sabon. Diba? Praise God dahil may tubig. Hindi everyday may tubig. Lalo na sa Manila. So, kapag ka naging Christian na po tayo, madali na po tayo makakita ng mga positive sa mga bagay na ginagawa natin. Because we are doing it with love. Amen. Amen. Sabi niya po sa 1 Peter chapter 4 verse 8, above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. Amen. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, natakpan po lahat ng ating mga kasalanan. Amen. Because of God's love to us, dahil tayo po ay mga sinners, because of God's sacrifice ng kanyang buhay para tayo po ay ligtas, ang ating mga kasalanan ay napagbayaran at nawala na po. That's why we're made righteous through our Savior Jesus Christ. And we are made clean through Him. Amen? Ulitin ko po ah. Above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. Amen? I-apply naman natin ito sa tao. Kanina sabi ko, sa Diyos, dahil mahal niya tayo, kahit gano'ng kagrabe yung kasalanan natin, natatakpan yung kasalanan na yun, at ang tingin sa atin ng Diyos, tayo na ay malinis. Amen? Paano natin yung i-apply sa tao? Di ba kung mahal mo ang isang tao, kahit gaano kagrabe yung mga kasalanan na ginawa niya sa'yo, kahit gaano kasakit, ka-painful yung mga paningira niya, yung mga ginawa niyang bagay, di ba natatakpan niya ng pag-ibig? Mas nananaig yung love. So, kapag nasa atin na po yung banal na spirito, yung Holy Spirit, yung love na yun na nakuha natin o nanggaling sa Diyos ay nag-overflow at hindi na po natin nakikita yung pagkakamali ng ibang tao. That's why we tend to become more forgiving. Amen. Mas nagiging mapatawarin tayo. Amen. Mas nagiging mapagpatawad tayo. Mas nagiging maibigin. Mas nagiging loving. True. Nandigets niyo po yun? Because love covers over a multitude of sin. Kaya nga po sabi nila, kapag yung tao in love, bulag yan. Kasi kapag in love yung tao, kahit na hindi na magaganda yung mga ugali ng boyfriend niya o ng girlfriend niya, ang nakikita niya lagi, yung maganda. Tama, because love, yung mga way sa taas, di ba? And di wala sa'yo, di ba sabi nila love is blind. Kasi yun ang nagagawa ng pag-ibig. If we are full up, we are tawag ito, pus-pus-pus ng pag-ibig ng Diyos, hindi natin nakikita yung mga kasalanan. Nakikita natin yung pag-ibig. Amen! Amen! Next slide po. Let's first, ay, ito. You are loved. Ito, napaka-gandang verse po ito sa 1 John chapter 4, verse 18 to 19. You are loved. Ito po ay mahal ng Diyos. Ito po ay ibig ng Diyos. Because there is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love, and we are loved because He first loved us. Amen. Natututo tayong magmahal, natututo tayong ibigin ng ibang tao, dahil tayo, una nating naramdaman yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. And we just want to share that love na experience natin. Amen. Kasi kung tayo nga na napakamakasala ng tao, pinatawad ng Diyos, ano pa kaya yung mga tao na nagkasala sa atin? We also have to forgive them and love them. Amen. Kaya alam yung naniniwala talaga ako na ang mas ginagamit ni Lord, yung mga tao, alam niya kung gaano, katindi, o kagrabe yung mga kasalanan niya. Tama? Yung mga taong ina-acknowledge nila na makasalanan sila.
kaysa doon sa mga tao, feeling nila righteous sila. Or feeling nila hindi naman talaga sila makasalanan. Feeling nila okay lang sila. Tama? May verse na ganun sa Bible eh, na nirebuke ni Jesus yung Pharisee kasi feeling niya wala naman siya masyadong kasalanan. Pero yung isang prostitute, yung mga manginginom, yung mga drug addict, yung mga dating nakulong, kapag nag-repent yan at kapag na-realize nila yung pag-ibig ng Diyos sa kanila, mas makikita mo yung fruit, yung bunga sa kanila, mas grabe yung impact ng fruit of the Spirit. Kaya mas marami na mga nag-evangelize na mga dati sila drug addict, dati sila drug lord. Marami na marami yung gano'n eh. Kasi sila yung mas naka-experience ng greatest love. Kasi alam, feeling nila hindi na sila dapat patawarin. But when they learn, nung nalaman nila yung grace, yung pag-ibig ng Diyos, yung merit na walang kapalit, walang condition na pag-ibig ng Diyos sa kanila, ay nais rin nila yung i-share sa iba. Amen! And my most favorite verse ito. It is found in the book of 1 Corinthians chapter 13, verse 13. And now, these three remain. Faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Amen. Di ba napakadagdag ng mga verses sa Bible about love? Ilan lang po yan sa mga verses? Check nila lang po yung lima. Let's proceed with the second fruit, which is joy. Sino po dito ang pangalan niya po, Joy? Kasi po yung boss na sa parang namin ni Madam Tanya ay si Madam Joy. Ang bagong SDS ko ba yun ay si Mom Joy. Kaya, then, siya raw ang Joy ng gabupa. Kaya, ayun, si Joy, si Madam Joy. Kaligayahan. Okay. Pakibasa. Napakaganda po, sabay-sabay po ang ating mga member. Okay, may pagkakaisa po talaga sa ABC. Joy, ang kaligayahan na bunga ng Espiritu Santo ay mas matimpang kaysa sa kasiyahan na pansamantala. Yung sinasabi niya kong kasiyahan na pansamantala, ano po yun? Happiness. Happiness. Kasi madalas sa Bible, binocompare ang joy with happiness. Ang joy kasi is something that cannot be equated sa pera. Or hindi mo siya matutumpasan. Kaya nasabi niya, ay mas matimbang kaysa sa pansamantala, na pansamantala lang or conditional. Yun yung happiness. Kasi when we say happiness, kapag wala na yun, malungkot ka na ulit. Eh, for example, dahil kang in love ka, ano, in love ulit. So, in love ka, tapos nung nagliwalay na kayo, happy kayo, di ba? Pero nung nagliwalay na kayo, sad ka na ulit. So, hindi yun yung joy, okay? Pero kung Christian ka, regardless of whether kayo pa rin or break kayo, masaya ka. Yun yung joy, okay? Yung happiness, nawawala siya. Kaya kung naramdaman mo saya o tuwa, ay nawala siya, hindi po yung joy. Happiness po yun. Amen? Kaya nga po, ang tunay na iyak talaga na may joy, yun yung mga manalo-matalo, praise God pa rin. Gets nyo? Nanalo ka, natalo ka, iyak-iyak ka pa rin, masaya ka pa rin. Yun yung joy. Kasi ang happiness, kapag manalo-matalo, masaya ka. Pag talo, hindi ka masaya. Happiness yun. Pero kung manalo-matalo, praise God, masaya ka, joy yun. Okay, another example. Pasado, bagsak, praise God. Pasado, bagsak, praise God. Kung masaya ka at naiiyak ka kayo, bumagsak ka, yun yung tinatawag na joy. Okay? Kasi kung masaya ka lang, nung pumasa ka, at nung bumagsak ka, malungkot ka na ulit, happiness lang yun. Temporary lang siya, nawawala siya. Pero kung noong saya-saya mo, kahit bumagsak ka, at naiiyak ka kasi praise God. Diba? Meron pang third grading, meron pang fourth grading, masaya ka. Yun po yung joy. Because joy is something that is not conditional. Ayun, hindi po siya conditional or nakasalalay sa epekto or sa resulta. Kasi ang happiness nakasalalay sa resulta. Magiging masaya lang kapag pasado. Magiging masaya lang kapag sinagot ng nililigawan. Ganon. Hindi dapat siya conditional. Amen. Kaya nga,
Makito, joy ba ito kapag naliligaw ka, tapos hindi ka sinagot noong niligawan mo, pero masaya ka pa rin. Amen! Yun yung joy! Yung gets nyo? Ganun yung joy. Sino po? Sino? Sino? Si Maxine rin. Amen! Si Paul. Meron kasi nung bibo ni Maxine, mayroon sinasabi sa kanya na, mas maganda ka doon. Nasaan si Maxine? Mas maganda si... Oo, mas maganda ka din, Maxine, kahit hindi ko pa siya nakinig. Tapos sino man yung pinagpalit sa'yo. Please! Please, please. Okay. Ang kaligayahan ay walang kondisyon na kalagayan ng pag-iisip na may kaugnay sa Panginoon. Of course, yung love na yan, I mean, yung joy na yan, kailangan doon pa rin yan sa ating pag-ibig kay God. Amen? Ang joy na yan ay hindi yan dapat nakadepende sa ako. Amen? Kaya yung pasado, bagsak, kaya ang sinabi ko, pasado, bagsak, praise God pa rin. Praise God, ibig sabihin, connected pa siya kay Lord. Hindi yung pasado, okay, pasado, bagsak, I love you, princess. Gano'n. Hindi, parang kasi kapag I love you, princess, nakadepende siya doon kay princess. Diba? Hindi siya dapat nakadepende sa tao. Or, tawag nito, sinagot ang word yung day, I love you, Maxine. Mali yun. Joy yun. Ano hindi yung joy? Ang tawag nito, happiness yun. Kasi kailangan, praise God pa rin. Kailangan yung joy, kaya kamasaya pa rin, ay dahil nandyan ang Diyos sa buhay. Amen. Let's now proceed with the verses that is found in the Bible pertaining to joy. Ayan. James chapter 1, verses 2 to 3, pakibasa po. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Amen. Ito na po yung sinasabi ko. Kailangan i-consider pa rin daw natin na pure joy tayo mga kapatid, whenever we face trials of any kind or many kind, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Amen. So yung mga pagsupok na kinakaharap natin, kailangan may joy pa rin yan. Because inaalaw yan ni Lord sa buhay natin because He wants us to learn something from that experience. Masaya man na experience yan, malungkot man na experience yan, or painful man yan na experience. Amen. Consider it pure joy. Next slide. The joy of the Lord is your strength, says in Nehemiah chapter 8 verse 10. Our joy should depend solely with our love to the Lord. The joy of the Lord is your strength. Our strength, our power, our happiness, I mean our joy, tama, should also depend, should always depend on the Lord. Because the Lord has done great things for us. And because He has done great things for us, we are filled with joy. Psalm 126 verse 3. Amen? We are filled with God's love because of God's love to us. Amen. Next slide. Says in John 15 verse 11, I have spoken these things to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be made full. So ano po yung source ng ating joy? Sino po ang source ng ating joy? Sino po si? Si Jesus ang ating Panginoong Diyos. Amen. And if the source of your joy is Jesus, no one will take your joy away from you. Amen. Naniniwala po kayo na kapag ang joy natin ay connected po siya sa ating Panginoong Jesus, sa ating kapagligtas, sa ating Panginoong Diyos. Kahit ano po ang trial yan, kahit ano po ang pain yan, kahit ano po ang pagsubok yan, hindi yan basta-basta makukuha. Amen? Hindi yan basta-basta maaalis. Kaya nga minsan, parang sabi nila, baliw ka siguro. Parang feeling nila, baliw ka kasi nga, namatayan ka na, sinirate ka na, or sinaksak na yung mahal sa buhay. Pero, masaya ka pa rin. Pero yung saya mo is tears of joy. Tama? Because if you're a Christian and the Spirit of the Lord is in you, no one could take away that joy away from you. Because the joy of the Lord is our strength, is your strength. Amen? Amen. So ngayon, ano na po ang level ng joy natin bilang Kristiyano sa puso? 1 being the lowest and 10 being the highest. Kaano na po tayo ka yun, na-experience yung joy na
na regardless ng ating mga pinagdadaanan, ng ating mga pagsubok, mayroon pa rin joy. Sino ang nagsasabing fine? Wow! Simple mystery. Sino nagsasabing below fine? Ako. Yung joy ko, minsan, natitest pa siya eh. Kasi pagbagsak ako, nalulungkot pa rin ako eh. Or kapag may mga trials, hindi ko pa rin na-experience yung joy. Pero question ko pa rin yung promise ni Lord na may joy talaga. Sino ang nagsasabing lower than fine? O sino ang nagsasabing higher? Higher than 5! Wow, 2 points na subscribe. Higher than 5! Sino po? Sa mga work sa taas, Ani, higher than 5? Ano ay? Lower than 5. Okay, lower than 5 daw siya. Okay, next. Fruit. Let's proceed. Peace. Peace. Pakisabi nga po, peace. Peace. Kapayapaan. Pakibasa nga po. Wala pa pala. Ayan na po. 1, 2, 3, go! Kapayapaan ng bunang Espiritu Santo ay ang mahawag sa pagkikipag-untayan sa Panginoon. Ang kapayapaan ay kalimitan at kapalunaan ng buhay sa pagkakal sa Panginoon o ang pagkakalan ng pangkainigal mo. Wala pa ka na tayo ang sarili. Medyo sabay-sabay na po tayong lista. Pwede na lang sabay-sabay na po. Ayan. Ang kapayapaan na bunga ng Espiritu Santo ay naging hawaan. Naging hawaan sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon. There is peace. There is kapayapaan. Ang kapayapaan ay katahimikan at kapahingahan na nagmumula sa pagkahanga sa Panginoon o ang kabaligtaran ng pagkaligali. Noong una, hindi ko alam kung ano yung pagkaligali, kaya tinay ko yung one year. Kasi search ko siya. Okay? Kasi itong mga definition ng fruit, ginawa ko lang sa internet, hindi ko ako nagpo-post ng mga Tagalog. Tapos alam niyo na-realize ko, kahit ng Tagalog, hindi ko pa naiintindihan yung mga ibang words. Yung pagkaligali, sinerge ko pa yan sa internet, ano ba yung pagkaligali? Yung pagkaligali pala yung pagiging maalalahanin, pagiging warrior, yung pagiging, yung hindi ka at peace, yung naliligali ka, lalang ka naliligali. Ganon. Diba? Minsan hindi natin, kaya na-review ako rin eh, kasi parang minsan laging English yung message sa church. Tapos ako naiintindihan ko, pero ano, naiintindihan pa yun ng mga ano, nakikinig. Di ba na-review ako yun? Kasi nung binabasa ko talaga, ay, pumaligali. Marami pang mga Tagalog words dyan, hindi ko naiintindihan minsan. Kaya na-search ko siya. So, ayan. Kapag meron daw kapayapaan or peace sa atin na nagmumula sa ating Panginoong Jesus, hindi na po tayo nagiging warrior. Hindi na po tayo nagiging maalalahanin. Hindi na po tayo nagiging maligali. Hindi na po tayo nagdududa. Hindi na po tayo lagi nagtataka. Naniniwala po kayo doon? Sino po dito yung may mga anak? Ayan. Okay, maraming may anak dito. Okay. Na-experience niyo na ba na yung anak ninyo gabi-gabi na hindi pa umuwi? Amen! Na-experience niyo na? Na-compare niyo ba yung difference yung hindi pa kayo Christian hanggang sa nung naging Christian na kayo? Kasi nung naging Christian na kayo, may peace. Kasi nga may promise sa'yo si Lord na He will protect your child. He will cover him or her with the precious blood of Jesus. Kaya hindi siya ma-accident. May ganun, di ba? Or kahit at some point, nabawasan na yung pagiging maalalahanin natin. Because, sabi nga, why worry when we can pray? Di ba? Why worry when we can pray? Ang tanong kasi, kapag nag-worry ka, sa tingin mo kung maliligtas ba yung anak mo? Maliligtas pa siya kapag nasa bahay ka, maliligtas ka, hindi siya maliligtas kahit na anong gawin mong pag-iungod dyan. Mararagdagan lang yung wrinkles mo, tama? Mararagdagan lang yung mga ringaling nyo sa mukha. So, bakit ka pa mag-worry? Diba? Ito ka. Tignan niyo yung difference. Nag-worry ka, tapos yung anak mo dumating din pala. Okay. Another insight or incident. Hindi ka nag-worry, tapos yung anak mo dumating din. So, sino doon ang nanalo? Si nag-worry or si hindi nag-worry? Si hindi nag-worry kasi pinagandagan yung mga linya-linya niya, di ba? Kaya Pia, uwi ka ng maaga, ha? Huwag kang katarakata sa ano, tindahan. Para hindi masyadong mag-worry si Atinini. Ayan. Ito po yung tinatawag na isa sa mga favorite ko na dude, ng spirit, that I experience, that is peace. Sino po dito, yung minsan sa gabi hindi makatulog kasi hindi nila mamamatay na sila. Sino po yung naka-experience doon? Hindi sila makatulog minsan kasi akala nila yun na yung last natulog nila. Yung pinapukasan, makapatay na sila. Sino po yung naka-experience doon? Kaya makiya kasi na yung experience ko yung palagi. Sino po dito? Amen. Ako. Alam nyo, ito yan. Meron kasing this week
last week, hinatid kasi namin si Ate Corona sa airport, di ba? That Saturday. Tapos Saturday maaga. Umalis kasi kami madaling araw. So, alas 3 nagising pa ako kasi may tinatapos pa akong report. Kasi last week kasi naka-leave ako ng, I believe, Thursday, Friday. Hindi pa ako naka-leave. Holiday pa na last week, tama, Thursday, Friday. Kasi nga, isa lang patay. 31-1-2-3 yun. Holiday. So, isa kasi kahit naman holiday, inuwi natin yung trabaho natin, di ba? Especially paperwork tayo. So, may mga ginagawa kong mga sagot sa mga complaint, gano'n. So, dahil sa gusto kong makasama sa Manila, para ihatid sina Ate Corona, sina Kuya Noel noong Sabado, tinatry ko talaga siyang tapusin noong madaling araw ng Sabado. So parang Friday night hanggang madaling araw ng Sabado. Tapos, alas 3 na, ising pa ako, nagsisilabasan na sila sa kwarto. Lumabas na si Ate ko, maliligo na siya. Lumabas na si Kuya Noel, nag-impake na siya. Ako, ising pa ako. And, sinabi ko na kay Ate, matutulog na ako, hindi na ako sasama, huwag yun ako gigisingin. Sinabi ko na yun, kasi alam ko na, kasi sa mga hindi ko nakakaalam, may sakit ko ako sa puso. At isa po sa nagkukos ng palpitation ko, kasi madalas po nagpapalpitin ako, ay kapag wala po akong tulog, or kulang po yung tulog ko. Kapag ka, yung pangabanganan ka doon, yung sakwas lang yung tulog mo, pero buong araw nasa tapaw ka, pag gano'n na nagpapalpitin na ako, madalas na, yung iba, ang pag-definition nila, yung kape, di ba, or kapag kinakabahan. Ako talaga, isa sa mga kulang sa tulog ko. At pag-i-cost ng palpitation ko, ay yung kulang sa tulog. So, di humiga na ako ng stress. 3:30 na, hindi pa rin ako makatulog na, dinilig ko sila. May mga nag-aamusat na, may mga nag-shower na, may mga kumakalitong-kalitong na dyan ng mga kutsara, plato. Tapos, aalis na sila. Ano kasi yung 4 o'clock pa? 6. Ay, 6. Awesome. Ano mga 5:30 ko niyan? 5:30. Ayan, 5:30 ko natok na ako ni Ate Luisita. Cham. Alis na kami, sabi niya. Adi, alam ko nakalagi na silang lahat. Tapos, sabi niya, brother, grabe kasama ka na, sabi niya. Tari manawag pa yung ano, bag, sabi niya. Isa pa sa mga reason ko ba't ayaw ko sumama na kasi marami kami. Kasama pa si Nel, kasama pa yung best friend ni Nona, kasama si Ate Luisita, kasama si Princess, si Gap. Tapos ang dami nating boxes ni Ate ko, sa sobrang dami nilang boxes, yung pinaka-last row ng bag, dapat nakatukiyo. Hindi mo yung magagamit, punong-puno yun ng box. Okay, so, nung tinignan ko, ay, meron pa mga talagang isang seat available for me. So sabi ko, uy, sige, isawa na ako. O di, bigla, hindi na ako nalimuno ng mga best. hindi na ako nalimuno, gusto ako agad. Pero nalimuno na ako ng gabi, di ba gabi? Tapos talaga ako ng gabi. Okay, so nag-decide na ako kaagad kasi syempre umalis na. As in, last minute na, nag-decide akong sumama. Kasi parang nakatulog naman ako ng 30 minutes siguro or 1 hour. So, di, nung buong araw ng Sabado, wala akong tulog. So, nag-mulling kami sa Mega Mall, punta kami ng airport, pamamagal tayo, pero selfie-selfie pa rin. Kunyari, ano, hindi tayo kulang sa tulog. Tapos, the final day, syempre, service na. So, wala na naman kami tulog kasi hindi na naman kami nakabalik ng Tagupan. Tapos, kailangan maagang gumising. Okay, hanggang sa dumating yung Sunday ng gabi. Pagdating ng Sunday ng gabi, grabe na yung palpitation ko. Yung gusto ko talaga, isingin si Ate Luisita. Kasi Ate Luisita, yung kwarto niya nasa second floor. Tapos si Princess nasa second floor. Tapos si Gab, umakyat din sa second floor kasi doon yung mga aircon. Yung kwarto niya kasi sa first floor, walang aircon. So, walang tao sa baba. Grabe yung palpitation ko rin. Gusto ko talaga magpa-confine. Pero alam ko talaga na ang reason kung bakit ka nagpa-palpitation is dahil wala kang tulog. Alam niyo po, habang natutulog po ako, kinakanta ko po yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness and self-control. Tapos alam niyo pa, ang nasabi ko pa sa isip ko nun, Lord, grabe ka naman parang kaka-anoyin lang ng senior pastor ng AKS. Mawawala si Albert. Diyan na lang, at least diyan talagang, alam ko diyan yung pinaka-best na Sunday service, diyan yung pinaka-best na papuri. So alam niyo yun, kapag kasi nalander mo na kasi kay Lord, nare-relax tayo, di ba? Yung parang feeling mo nag-floating ka,
Natulungting ka, nalungulutang ka na wala kang iniisip, mas nalungulutang ka na because God is getting you at bahala na yung alam kung saan ka niya dadali habang nalungulutang ka. Amen? Ganun kasi dapat yung buhay natin. We just have to surrender it to God. Humiga ka lang dyan, lulutang ka at mag-move yan as the Lord moves you. Amen? Sigurado ako, wala pa sa kayong tongit ka lang. Matulog ka agad. Kaya ganun po, kapag ka medyo piling natin, last night na po natin yun, eh ano kayo kung last night na natin yun, at least alam mo kung saan ka pupunta. Amen? Alam mo kung saan ka pupunta? Sino yung mga pupunta sa langit? Sino yung mga hindi pa sigurado na sa langit pupunta? Amen? Yun yung napakaganda talaga na fruit or bunga ng banal na spirito sa atin, yung may peace. Alam ko kung ipitman yung last na tulog mo, at least alam ko pagbukas ng mata mo, maliwanag. Amen? Hindi madilim. At hindi yung mga jablo ang makikita mo, hindi impyerno, kundi ang kalangitan na saan mayroong forever peace, may eternal life. Amen? Palapakan natin natin yung Panginoon. Let's proceed with the verses pertaining about peace. Pakibasa po itong sinasabi sa Numbers 6:26. 1, 2, 3, go. Do you believe this, that the Lord will give us peace? Yes. Amen. Next slide. Pakibasa po. Let the peace of Christ rule in your heart, says in Colossians chapter 3, verse 15. Let the peace of Christ, let the peace of God rule in our hearts. Amen. Kaya nga, isa pa sa mga bunga ng pagiging Kristiyano or bunga ng banal na espiritu sa atin, yung pagiging peacemaker natin. Yung hindi tayo paalaaway. Amen? Hindi tayo nagiging paalaaway other than doon sa peace tayo kapag pagod tayo. We are tend to become peacemaker. Tayo yung nagiging tagagitna ng mga hindi pagkakaunawaan. Dapat ganun po tayo, peacemaker. Next slide. You keep me in perfect peace as I trust in you. Says in Isaiah chapter 26 verse 3. Because the Lord says, peace I leave with you, my peace I give unto you, let not your heart be troubled. John 14 verse 27. Amen. Alala niyo yung sinasabi sa church na, peace, ano, the Lord is with you, peace be with you. Diba? Kasi kailangan talaga, the Lord, the peace of the Lord be with us all. So peace be with you. Amen. Next slide po. Let's go with the fourth. Meron ko pala isang verse. Pakibasa po. Numbers chapter 6, verse 24 to 26. Amen. Naging favorite ko itong verse na ito. Kasi yung last na devotion ko last year, yung kay Jen Hagi. Laging ito yung ending niya, di ba? Laging ito yung last part ng prayer niya or even intro ng prayer niya. Sabi niya, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you. Gusto ko yun. The Lord make His face shine upon you. Gaya nung nangyari kay Moses, nung nakausap niya si Lord, si God, di ba yung mukha niya na glow, na halos hindi na siya makilala ng mga Israelita because yung presence ni Lord ay sumakal niya na. So the Lord make His face shine upon us and be gracious to us. The Lord turn His face toward us and give us peace. Amen. Next po na fruit. Ano na po yung first three fruit natin? Love, joy, peace. Next, ito po. Alam ko dito po tayo mahihirapan sa patience. Bago po tayo pumunta dyan, mag-survey po muna tayo regarding sa ating status bilang Kristiyano patungkol sa fruit ng peace. Peace. Ayan. Peace, peace. Sino dito yung mga makakatulog na mahimbing dahil alam niya na saan siya pupunta? Five being the average. Sino pa nasabi five? Okay, lower than five. Below five. Higher than five. Amen. Ayan. So mamaya masakatulog natin. Amen. Pero kung na kayo matulog ngayon, please, tapatapusin po natin. Have more patience. Number four. Okay. Next point. Patience. Sino po dito yung naging Kristiyano na ay na-rest pa rin po talaga yung kanyang pasensya? Ang hirap-hirap humila, di ba? Grabe. Especially, pakitali namin senior citizen.
Yung nakapila ka tapos nakituwal natin yung mga senior citizen, naging sila yung una. Please, unless... Diba? Like, for example, sa election, yung pupunta ka, makakakalapin. Pero, syempre, of course, we respect the elders na kailangan talaga. Let's give them priority kasi, syempre, yung condition nga nila. Yun kasi yung test of patience sa ating mga Kristiyano. Ang pagtitiis in Tagalog. Ang pagtitiis na bunga ng Espiritu Santo ay ang pagiging maunawain. Amen? When we are patient, nagiging mas understanding po tayo. Mas nagiging maunawain. Mas nagiging mapagtinti. Amen? At nakakaroon po tayo ng katatagan sa ating kalooban at nagiging mas mapasensya. Amen? Naniniwala kayo, sino yan yung mga qualities or bunga or fruit ng isang meron ng Holy Spirit? Okay, let's have a survey as regards our patience. 5 being the average, 1 lowest, 10 highest. Sino po dito yung patience nila ay below average pa rin? Wow! Below average. Bakit dito mga 5? Kapag-5 siguro ako 5. O, sino po dito yung, grabe, above average na po yung patience nila na talaga kahit, sampalin mo na, sampalin mo pa isang ano ko, sabi ng case ko. Sino po dito yung, grabe na ang kanilang, na-control na nila yung kanilang pasensya. Ang kanilang pwedeng mapagtinti. Above 5. Meron po. I mean, kailangan ko nalang natin siya. Kung wala dyan naman yan, si Baby, ano po, kayo po, please God. Kasi dapat po above 5 kapag yung mga sagot natin. Kasi ilang taon na po pa tayong Christian. Sino po dito yung Christian na nang kahit isang taon? Lahat naman siguro tayo Christian na nang more than 1 year dito. Sino yung 2 years na more than Christian? 3 years more than? 5. Oh, dapat matagal-tagal na kasi kung 10 years na lang Christian hanggang ngayon hindi ka pa mapagtimpi, maunawain, mapagpasensya, medyo tignan-tignan na natin kung nasa atin ba yung prutas or bunga ng banal na spirito. Amen. Nakikita na po natin yung dapat i-increase natin mga behavior, traits, character ni Jesus. Lahat kasi yan dapat meron tayo. Because lahat yan na kay Jesus kung siya nasa lupa. Because na kay Jesus yung Holy Spirit. Amen! At dahil nasa atin na rin yung Holy Spirit, dapat nasa atin din lahat ng bunga ng Holy Spirit. Amen! Okay, let's proceed with the... ano? Ayan. Have patience. God isn't finished yet. Says in Philippians chapter 1, verse 6. Next slide po. Sabi po sa Proverbs chapter 16, verse 22, better to be patient than powerful. Better to have self-control than to conquer a city. Mas mabuti na raw kung maging mapagpasensya kaysa sa makapangyarihan. Mas mabuti na kung may self-control po tayo kaysa makonquer natin ang buong mundo. Amen. Pakibasa nga po yung Ecclesiastes chapter 7 verse 8. Amen. The end of the month, the end of matter is better than its beginning. And patience is better than pride. Amen. Patience is better than pride. Minsan po, kaya po natin-test yung patience po natin. Pero kaya nawawala po yung pasensya, yung pagtitipi, is because of what? Pride. It's because of pride. Yan po yung number one na kalaban ng Diyos. Satan, the devil, are filled with so much pride. Kasi gusto nila maging kalebo nila si God, or mas mataas sila kay God. Kaya, napaliwara ang kanilang mga buhay. Amen. So, dapat alisin po natin yung pride sa ating mga buhay. Amen. Next point, ano na po yung first point na na-discuss na po natin? Love, joy, peace, patience. Next is kindness. Okay, kindness, kagandahang loko. Pakipasa po. Ayan, see, yung mapitagan, hindi ko na naman alam kung ano yung ibig sabihin ng mapitagan. Kaya nire-search ko yan. Ibig sabihin ng mapitagan, well-mannered. Or tama yung mga pag-uugali. Kasi, kindness means kagandahang loob. Okay? Ang kagandahang loob na buo ng Espiritu Santo ay kabaitan. Mas nagiging mabait po tayo. Mag nagiging mabait na ba tayo no? Sa atin ng Holy Spirit?
Amen. Amen. Pero dapat yung pagiging mabait natin, hindi natin yung ginagawa para itaas yung mga sarili natin. Amen. Hindi natin yung ginagawa para mapagbigyan tayo ng karangalan or para ma-please tayo, tama. Ginagawa natin yung out of our love to our God. Amen. Yun po yung kabalitan na sinasabi po sa kindness. Kahinahunan sa pakikitungo sa kapwa. That's why kapag nasa natin na po ang fruit of the Spirit, we tend to become more kind. Mas nagiging mabait na po tayo. Other than pagiging mapasensya. Amen. Let's take a look sa mga verses about kindness. Sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 32, as regards kindness, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. So, hindi ko po sinasabi na maging kind tayo. Ang Bible po mismo, may mga Bible verses po tayo na nagsasabi na kailangan po talaga tayo na ng Diyos na kung talagang nasa atin ang Banal na Espiritu, we are more kind. Amen? Because as mentioned in Psalm 145 verse 13, you manifest yourself as kindness in all you do. Kanina sabi, let all the things you do be done in love. Sabi niya, sa lahat ng ginagawin mo, ginagawa mo ba, gawin mo yun ang may pag-ibig. Dito naman, sa lahat ng ginagawa mo, dapat may kagandahang loob, may kabutihan, may kindness. Amen! Amen! Next point, numbers, ay, pero pag last verse. Colossians chapter 3 verse 1, pakibasa po. Amen. We have to clothe ourselves with kindness, humility, gentleness, and patience. Okay. Next point po tayo. Next fruit. Number 6 is goodness. Okay. Yung kindness, ano yung name kayo is kanina? Kagandahang loob. Goodness naman po, kabutihan. Goodness is like differentiating good from evil. Evil. Good from evil. So dapat ang ginagawa natin ay yung tama. Kapag nasa atin ang Banal na Espiritu, we choose goodness or good over bad things or evil things. Amen? That's why ang kabutihan na bunga ng Espiritu Santo ay ang pagkakaroon ng kagalingang moral. So itong goodness na to, we're thinking about morality, about choosing what is righteous, choosing what is right and pleasing in the eyes of the Lord. Amen? Kailangan, kapag yung goodness mo, kasama po dyan yung pagiging kabanalan or pagiging holy at bukas ng kalooban. Amen? Hindi po tayo kailangan maging religyoso. Hindi po tayo kailangan maging religious. Amen? Hindi tayo kailangan maging religious na maging so fanatic about religion. Ganun kasi mga religyoso. Yung mga fat na fat sila ng mga tradisyon, yung mga ginagawa ng religion, hindi po yung kailangan. Ang kailangan po natin ay maging banal, maging holy, maging righteous, just as our Savior Jesus Christ is holy. Amen. So, get po natin yung goodness versus kindness. Yung kindness, yung pagiging mabait, pagiging, ano yung sabi niya kayo sa kindness, kagandahan loob. Yung maganda ng pagtrato mo sa kapwa mo tao, yun yung kindness. Sa goodness, kailangan ginagawa mo yung tama, yung good, yung mga sinasabi sa Bible. Amen. Hindi pagsagot sa magulang, hindi pagsisinungaling, yun yung fruit ng Spirit sa atin. So dapat hindi na tayo masyadong tawag dito, nagmumura, hindi na tayo nagsisinungaling, hindi na tayo nangungupit. Amen. Amen. Okay, next, let's see the verses pertaining to goodness. Do not withhold good from those who deserve it when it is in your power to act. Ayan. Says in Proverbs chapter 3 verse 27. Amen. Next verse. Galatians chapter 6 verse 9. And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. Amen. Gawin lang natin yung mabuti, yung tama para sa ating kapwa. Kahit na mali yung ginagawa sa akin. For so long as hindi po tayo nakakasala. For so long as on our part, righteous po or holy po yung ating ginagawa at according po yun sa pinapautos sa atin ng Panginoong Jesus. Amen. Do good, lend, and expect nothing in return and your reward will be great. Says in Luke 6, chapter 35.
Palinaw po yung goodness ha, versus kabutihan. Okay. For the Lord is good, and His mercies will not fail us. They are new each day. Oh, lift your voice and say, the Lord is good. Let us all say, the Lord is good. The Lord is good. The Lord is good to all, and His tender mercies are over all His works. Psalms 145, verse 9. Napakaganda po, no? Kasi nga, yung goodness na yun na ginagawa din natin, ay hinukot din natin yun mula sa goodness na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya nagre-reflect ngayon yung goodness na yun through the fruit of the Holy Spirit that is in us. Amen! Next slide. Surely, your goodness and mercy shall follow me all days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Amen. For Psalm 23, verse 8. Ayan. Ano na po ulit yung verse 6 na natapos na natin ng mga fruit ng Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness na po tayo, or katapatan. Katapatan. Pakisabi nga po, faithfulness. Faithfulness. Katapatan. Ito po yung ating theme noong anniversary this year, tama? Pero yun po ay patungkol po sa God's faithfulness. Okay? So this time, ang pag-uusapan po natin, yung ating faithfulness naman sa Diyos, yung tayo being faithful, tayo being tapat sa Diyos. Because it is given, sigurado po, na ang Diyos natin ay tapat sa atin. Amen. Pero ang tanong tayo, matapat ba tayo sa Kanya? Amen. Dahil kung nasa atin po ang fruit of the Holy Spirit, ang banal na Spirito, we are already faithful sa ating Diyos. Amen. Sabi po dito, ang katapatan na bunga ng Espiritu Santo ay may tunay na pananampalataya sa Panginoon. So patungkol pa rin po ito sa ating katapatan, sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Sumusunod sa Kanyang kalooban at may malalim na pananalig. Amen. So kapag naging Christian po tayo, mas naging faithful po tayo. Kasi po, kapag naging faithful ka po kay Lord, definitely, I can assure you, magiging faithful ka din po sa mahal mo sa buhay. Magiging faithful ka din sa kamag-anak mo, sa asawa mo, sa kapatid mo. Amen? Because your faithfulness is innate. Amen? Mas matindi kasi yung faithfulness na faithful ka dahil kay Lord as compared to sa faithful ka dahil sa tao. Kasi kung faithful ka sa tao, matitest yung faithfulness mo kay God, hindi siya ganun ka-strong. Tama. Pero kapag yung faithfulness mo kay God ay strong, I could guarantee you pati rin yung sa mga loved ones mo, strong ang ating faithfulness. Ayan. So, let's now go with the verses pertaining to faithfulness. Ayan. Now, it is required that those who have been given a trust must prove to be faithful. Ayan, tayo po yan. Again, ang sinasabi ko kung faithful po dito tayo po ng mga anak ng Diyos. 1 Corinthians chapter 4, verse 2. Ayan. Next, verse about faithfulness. Matthew chapter 25, verse 23. Ito yung pinaka-favorite na verse po. At sana one day, kapag nakita na natin si Jesus face to face, He will tell us this. Well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler of many things. Napakasarap po sa feeling, no? Masasabihin ka ng Diyos na, well done, my child, my faithful servant. Amen? And we remain faithful no matter what ang ating mga pinagdaanan sa buhay. Naging faithful tayo sa Kanya. Amen? Ito nga yung sinasabi ko noon nung nag-message ako na kung tatanungin ako, nung time ni Solomon, kung ano ang gusto kong gift na ibigay sa akin ni Lord, ang gusto kong gift ito, yung faithfulness ko kay God. Kasi sometimes na-request na lang yung faithfulness natin, di ba? Kasi kapag na hindi na bigay yung gusto natin, minsan may question natin, may Diyos ba talaga? Totoo ba? Buhay ba yung sinasamba kong Diyos? Di ba? Na-request yung faithfulness natin. That's why the Lord is telling us, teaching us, to remain faithful as He is faithful to us. Amen. Napakahirap kasi talaga maging faithful kay Lord. Amen. Especially kapag ka nakikita mo yung mga pagsubok, yung mga problema sa mundo ito. Amen. But we have to remain faithful servants of the Lord. And I believe we're with the last. Last na ba ito? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness,
Basahin po natin ang ibig sabihin ng kahinaunan. 1, 2, 3, go! Amen. So, ang kahinaunan or gentleness na fruit po ng Holy Spirit ay yung matiwasay na pag-unawa at pagtanggap sa mga kalagayan na dumarating sa buhay. Payapang pagtitimbang ng mga bagay na kailangang pagpasyahan at kaamuan ng loob. Okay. Like for example, when we speak, kailangan we have to become gentle with our words. And not... kahinahunan, ibig sabihin, at kayo panagpahagod. Amen. Kahinahon tayo, hindi tayo basa-basa nagagalit. Hindi tayo basa-basa nag-burst. Or bigla-bigla umuusok. At yan ay kahinahunan, sabi nyo nga. Sabi nyo nga, kahinahunan. Kahinahunan, gentleness. Yun, napaka, grabe no, parang ngayon lang siguro na rin yung iba na, since Christian na pala ako, isa pala sa mga fruit ng Holy Spirit na nasa akin, ay yung pagiging mahinahon. Gentleness, di ba? Mahinahon kasi talaga. Misan, hindi tayo mahinahon na, aminado ako din. Tingnan natin yung mga verses about gentleness. Ayan. Philippians chapter 4, verse 5. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Amen. Ang ating pagiging gentle dapat makita sa lahat na buhay natin lahat, sa lahat ng aspeto ng ating buhay at maging sa ating pakikitungo sa ibang tao. Because Proverbs chapter 15, verse 11 says, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Amen. Kaya minsan, nalala niyo yung topic natin about anger management, the biblical way, kailangan natin i-control yung ating mga temper. Sabi sa Titus chapter 3, verse 1 to 2, remind them to be submissive to rulers and authorities, to be obedient, to be ready for every good work, to speak evil of no one, to avoid quarreling, to be gentle, to be gentle, to be gentle, and to show perfect courtesy towards all people. Amen! Amen! Last na po tayo, yehey! We're now with the last fruit, which is self-control or pagtitimpi. Pakibasa po. Ayan. Sige, nakasang karami ang Easy Crispy. Amazing Grace Church people. Ramdam po na nanginginig na yung tukod. Sa kanalan po ng mahal na kami, hindi pa po ako nag-alagosan din dahil nakapasting po ako. Ang last meal po kagabi ay 7:30. Ayan, kasi nag-a-IF po ako para kay Lord. Ayan, kailangan talaga natin mag-fasting minsan para mas makontrol, para mas maliit sa buhay natin ay yung spirit at hindi yung flesh. Amen. Ang pagtitimpi na isa sa bunga ng Espiritu Santo ay pagbibigay ng hangganan sa sariling paghangad, pagpigil ng mga sariling pagnanasa at kakayanang palakasin ng loob na manindigan sa tama at sa gawaing banal na para sa kabubuti ng lahat. Okay? Self-control or pagtitimpi, para po yan yung pag-iwas natin sa pagiging greedy. Alam niyo po yung greedy? Greedy, G-R-E-E-D, yung parang gusto mo lahat mapasayo, gusto mo lahat makamit mo, gusto mo lahat makamtan mo. Ganun po kasi ang nature ng tao, innate we are greedy kasi feeling natin laging may kulang. Or for example, magkakaroon ka ng isang bahay, gusto mo pa lang isang paso, dalawa na. So, nung dalawa na, hindi ka pa rin masaya. Tama, gusto mo gawing tatlo. Tama, gawing apat. Hindi lang sa bahay, sa kotse. O minsan pa sa asawa. Meron ka ng isang asawa, kulang pa, hindi pa masaya ito. Gawin natin dalawa. Ay, kung naging dalawa na, singakulang ni, gawin natin tatlo. Huwag na nawala si Uncle Boy dito. Please, yung dito ko po yun. Okay, pero si Uncle Boy naman po, i-divorce niya muna yung isa. Saka papakasalan niya yung bago. Ganun. So, yun po yung nakakalungkot na kaugalian ng tao, yung innate na nature natin,
we tend to become, yung maraming hangarin sa buhay, but because the Holy Spirit is in us, because Jesus is in us, tayo po ay nagiging contento sa buhay. Amen? Ang kabaligtaran po kasi ng pagiging mahangarin kasi ito po, yung self-control, because we are now contented with what we have. Amen? Hindi keso, tricycle driver lang yung isang tao, hindi na siya masaya. Of course, sometimes, nag-i-aim siya na mas magandang sasakyan, pero kung na-high Lord siya, sa pagka-drive niya pa lang ng tricycle, ay masaya na siya. Amen? Kasi, yun na yung gap, yung butas, yung hole na feeling natin kulang, akala natin ang magpupunod ay mas magandang sasakyan, mas malaking bahay. Hindi, si Jesus yun. Amen? Si Lord yun, si God yun. At kapag siya na, ang pumasok sa butas na yun na nasa puso natin, sigurado, naselyuhan na yan, nasaraduhan na yan. Para lang yung tatamaran. Di ba ngayon, uso-uso yung ang pangkapal sa butas is pansit kanton. Diba? Yung nalagay ng pansit kanton, dudurugin siya, tapos mamasenya, inusunan na yung butas. Kung yung pansit kanton na yun ay si Jesus, sigurado ako, wala nang kailangan pang mag-tintuon kasi yung tao, kulong-kulong na siya. Contento na siya. Meron na po siyang self-control. Kaya niya na pong kontrolin yung mga pagnanasa niya, yung mga nais niya sa buhay, yung mga gusto niyang makamit, or gusto niyang makamtan. Amen! So let's proceed with the verses pertaining to self-control. Self-control is doing God's will, not your own. Amen! Sa self-control, kailangan sinusurrender mo na yung buhay mo. At dapat, kung hindi nangyari yung prayer request mo, that's fine. Because God has a better plan for your life. Or God has a better plan. Because His ways are higher than our ways, and His thoughts are higher than our thoughts. Amen. Do you believe that? Amen. His will is always better than our will. His desires are always better than our desires. Because a person without self-control is like a city with broken down walls. Amen. Ang tao daw na hindi niya makontrol yung kanyang sarili, walang self-control, para po siyang city na yung wall niya po sarado. Kasi yung wall niya po ay sira-sira. Dahil hindi nga po strong at hindi po siya tawag dito. Baka tayo na maayos dahil po sa pader niya ay ibang-ibang po. Amen. Pero kung si Lord po ang nag-feel po ng wall na yan at strong po yung wall na yan, we could control everything because we are already contented. 1 Thessalonians chapter 5 verse 6, so then, let us not be like others who are asleep, but let us be alert and be self-controlled. Amen. Next verse, 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Amen. For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Amen. Ano po ulit yung mga nine fruit of the Spirit na dapat nasa atin po? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and blessedness. Amen. Kaya pakinggan natin ulit yung song, kaya na ba? I-flash ko ulit yung second slide, tapos i-play natin yung mabilis. Gusto ko yung mabilis para mapatanggis na tayo. Dapat kahantay na ito ng mga Sunday school, tapos lalagyan na ng step sign. Ayan, kasi special number nila sa 4th Sunday. Ayan. Ayaw mabilis. Yung the fruit of the Spirit na nag-google lang, sabi niya. Ito po ang ating response song. Para po lang sa screen, mga kamay. Kailangan memorize na po natin siya. At kailangan nakikita ko yung mga bumanga nila, bumanga nila, ha? Kailangan malakas. The fruit of the Spirit na nag-google lang. The fruit of the Spirit na nag-google lang. The fruit of the Spirit, you are the fruit. You can't be the fruit of the Spirit, but the fruit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, and self-control. Bulol-bulol sila, kawawa siya, dito kasi medyo bulol siya. The fruit of the Spirit, you wanna be a man, you might as well fit. You can't be the fruit of the Spirit, because the fruit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and self-control. Control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. The fruit of the Spirit is not a watermelon. If you want to be a watermelon, you might as well be. You can't be a fruit of the Spirit. Because the fruit is love, joy, peace, patience, kindness,
Mamaya isa-isa ang gabi lumabas kayo na pag-memorize. Pagkikin na yung mga isa kayo makakalabas. Amen to God be the glory.